good morning mga manonood. For today vlog, gagawa na naman po ako ulit ng hair tutorial gamit ang Sistine Product Plus Luxlist. Ayan, kung mapapansin nyo po is super wavy na po yung buhok ni Madam Anna. And after how many months, nagkita kami ulit ni Madam Anna. So, pinashampoo ko na ang hair ni Madam ng Clarifying Shampoo Luxlist para ilagay ko na yung Sistine product sa kanyang hair para maalis yung wavy-wavy niya. Kasi ang gusto ni Madam Anna sa kanyang buhok is magka-volume lang po siya at hindi pit-pit na pit-pit yung pagka-straightening siya. So, pwedeng-pwede po siya sa Luxlist plus Sistine product. Ayan. So, yung pinatuyo kong 80% sa kanyang hair, inuuna ko muna yung half inch niya. Yung pinakakulot, siguro kung mapapansin yung hair niya, yung kalahati. Yung from rootings hanggang sa kalahati ng buhok niya. So, tapos after that, ibabad natin siya ng 45 minutes. And then, i-check na lang natin later after 45 minutes. Then, pa-wash na natin yung hair niya after 45 minutes. Tapos, i-hair spa or conditioner lang siya sa dulo ng buhok. And then, after that, i-blow dry na natin yung hair niya at least 70 to 80%. Para mag-dry yung hair niya sa dulo. After that, ilalagay na po natin yung Brazilian Luxlist sa kanyang hair para nang sa ganun, mas effective and mas shiny kapag kasama yung Brazilian Luxlist. Actually, yung Sistine Plus Brazilian Luxlist is combo po yan, combination po yan para mas bongga yung result sa hair ng mga client po natin. And then yung katagalan po ng Sistine product plus Brazilian is at least 5 to 6 months. Pero kung manipis lang po yung buhok nyo, magtatagal po yan at least 1 year. Kahit 1 year lang po kayong magpa-Sistine. Pero yung monthly treatment, kailangan nandun pa rin po siya. So, ibabad lang po natin ng 30 minutes, then blow dry, then sa plancha na po tayo. Ang pag-plancha, depende po sa mga client. Depende po sa gusto ng hair hairstyle ng client. Like, for example, si Madam Anna, ayaw po ng medyo pit-pit na pit-pit. So, kailangan po, volumizing lang po yung pag-plancha. Medyo makapal ang pagkuha. Pero kung super kulot po siya, like kinky hair, kailangan very manipis lang po. As in paper thin lang po yung kanipis ng pag-plancha sa buhok ni Madam Anna. So, after po na-plancha ni Madam Anna, tapos na po yung process nun niya. So, after 3 days, dun po niya babanlawan ang kanyang buhok. Shampoo lang po niya sa pinaka-anit and then more on conditioner po tayo sa baba. Ayan po yung final result ni Madam Anna. So, after 3 days, mas makikita po niya at mas mapipil po ni Madam yung kanyang result sa pinagawa ng buhok ni Madam Anna. So, thank you so much sa lahat ng mga manonood. Sana marami po kayong natutunan ngayon dito sa aking vlog. And of course, sa walang sawang pagsuporta sa akin, Madam Anna, thank you so much. Halos almost 10 years na po tayong magkasama. So, maraming salamat po sa inyo and God bless more. Thank you, Madam!